Kamusta pong muli sa inyong lahat dyan, sa mga kapwa ko, ilaw ng tahanan, sa mga OFW, sa mga haligi ng tahanan, sa mga mag-aaral, at kahit sino pa man, sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil holiday season pa rin po ngayon, ang isishare ko po sa inyo ay kung paano nga po ba gumawa ng candy cakes. Ito po ay isang uri ng pagkakakitaan na kung saan maaari po natin itong gawing surprise or pang-gift sa ating mga mahal sa buhay or sa ating mga inaanak at kahit sino pa man na may kaarawan. Kaya kung interesado po kayo sa aking video, samahan niyo po ako hanggang matapos po upang kayo rin po ay magkaroon ng dagdag kaalaman at dagdag pagkakakitaan. Bago po ang lahat, nais ko po munang ibahagi sa inyo ang isang talata sa Biblia na matatagpuan po sa Josue 1:6-9. Ang sabi po doon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa dahil akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So guys, lagi po nating isipin na sa hirap man po o sa lalim ng ating pinagdaraanan sa buhay, lagi po nating isa puso at isa isip na naririyan po ang ating Panginoong Hesukristo, laging nakaagapay sa atin, laging nasa ating likuran, anuman po yung ating pinagdadaanan, mahirap man po o maganda yung ating nilalakaran, lagi po siyang nandyan nagpapaalala sa atin ng kung ano po yung nararapat na ating gagawin. Kaya anuman po yung meron sa ating buhay ngayon, masaya man po o malungkot, lagi po nating iisipin na hindi po tayo nag-iisa. Lagi pong nariyan ang ating Diyos upang tayo ay samahan. Yun lang po at maraming salamat. So, ang gagawin nga po natin ngayon ay ang candy cakes. Narito po ang ating mga materyales na gagamitin sa ating paggawa ng candy cakes. Meron po ako mga binilog-bilog na karton dito kung saan ito po yung gagawin nating pinaka-layer. So, tatlong layer po yung ating gagawin. Apat na bilog po ito na iba-ibang size kasi po. Yung sa ilalim po, yun po yung ating gagawin. Pinaka-base po, pinaka-patungan po ng ating candy cakes. Meron din po ako dito mga ginayat na para po sa paikot po, pinaka-paikot ng ating bawat layer. Meron din po tayong gunting. Double-sided tape, pandikit ko. May ribbon. Meron din po tayong plastic ng ice candy. Kung saan dito po natin ibabalot yung ating stick o. At syempre, naririto rin po yung ating mga candies na gagamitin. May stick o po tayo, may lollipop, may iba't ibang candies. At meron din pong cream sticks. Syempre, hindi rin po mawawala yung ating stick glue at yung ating glue gun. Ito po yung gagamitin natin pandikit po sa ating karton na gagamitin natin na layer po ng ating cake. Candy cake. So, umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating candy cake. Ang una ko pong gagawin ay yung kanyang mga layer po na karton na ating pagdidikitan ng mga candies. Gamitan po natin ng stick glue. Sundan nyo lang po ako guys. Ang una po ay didikitan po natin, lagyan po natin ng stick glue yung paligid po ng ating karton. Para po yung pinaka gilid po ng ating layer. Ito po natin, ito po yung ating
Kung natin lagyan ito ay itatakip na po natin sa ibabaw niya para po maipatong na rin natin yung susunod pong layer. Ito na po yung ating pinaka base. Sunod po ng ating base ay yung ating first layer na po. So, ito na po. Medyo, inabusan ko na po yung first layer. Ganun din po yung ating gagawin sa nauna, sa pinaka-board po natin, may takip po. Mataas, kung napapansin nyo po, mataas po ito kasi po, ito po ay, ang pinaka-ilalim po po ay stick. Kaya po mataas po yung aking ginawang pinaka-ano niya. Ipapatong po natin siya dito sa ating board. Ito na po yung ating second layer. Bali, didikit na po natin siya. So, isa na lang po guys yung ating gagawin, yung pinakalas na po. Third layer na po. Ito na po yung ating third layer. Tapit na po natin dito sa ibabaw. Ang next po natin gagawin ay ibabalot na po muna natin yung ating stick o po sa mga plastic po na ice candy para po hindi siya pumunat at in same time hindi rin po marumihan yung ating stick o para po malinis pa rin po pag binigyan at nakarating dun sa ating pagbibigyan. Makakain po ng mga bata ng ayos. Ayun po guys, tapos na po tayo magbalot ng ating stick o ang gagawin naman po natin ay magdi-design na po tayo sa ating board, sa ating layer ng cake. I-design na po natin yung ating mga stick o. Gagamitin ko po ay yung ating double-sided tape kasi para po mas mabilis po siyang maikapit.
papatayin lang po natin siya dito sa ating skateboard. Sikit lang po natin. Tapos na po natin yung ating stick o. So, susunod naman po natin dito sa ilalim. Lalagyan po natin ng mga candies. Diitan po natin ng mga candies. Tignan na lang po natin yung kulay niya para po maganda tignan. Colorful yung ating candy paint. Time po bago nung matapos. Pero, worth it po ito pag natapos na po. Kailangan lang po ay tiyagain po natin. Siyempre, wala naman po talagang hanap buhay o gawain na madali. Kailangan po talaga lahat ay pinaghihirapan po natin. Siyempre, kailangan po natin lagi, yung lagi po sinasabi, sipag at tiyaga. Siyempre, sino ba naman ang nagtagumpay na hindi po gumamit ng sipag at tiyaga? Kakailanganin po natin sipag at tiyaga po. Na po natin yung ating kinakailalim. Sigitan po muna natin ng mga ng design yung ilalim mo. Sigurado po, pag ganito yung pangregalo natin sa mga chikiting, matutuwa po sila kasi karamihan po. Ay, lahat po talaga ng mga bata mahilig sa mga candies, chocolate, so mas prefer po nila yung ganitong gift or surprise pag kanilang birthday or kahit po ngayong Christmas na pangre-regalo po natin sa kanila, natutuwa po tiyak yung ating mga kids kasi mahilig nga po sila sa mga sweets, sa mga candies. At syempre, ganitong nakadesign, mas kaakit-akit po sa kanilang paningin, mas magugustuhan po nila. Gusto nyo po, para makatipid kayo, gagawa po kayo ng maliliit lang po na board. Medyo maliliit lang po na sizes para po konti lang yung magagamit yung candies. Tapos, mas marami po yung magbibigyan nyo. Bawa, yung mga gusto nyo pong bigyan yung mga batang kahit hindi nyo po inaanak na magbibigyan sa inyo ngayong Pasko. Mapapasaya nyo po sila. Kasi marami po kayo mabibigay kasi po kung mas maliit po yung inyong gagawin, marami po yung matutuwang mga bata. Ako po, pag meron akong libreng mga libreng o sobrang sobrang pera pag Pasko, namimigay din po sa mga bata, kahit mga candies lang. Mas maganda po yung nakaganito siya. Parang mas natutuwa po sila, lalo na po kung iba't iba yung mga nakalagay, colorful. Parang sayang-saya po yung mga bata kasi, di ba nga po, ang Pasko ay para sa mga bata.
So, kailangan po talaga pasayahin natin sila kasi ito lang huli. Minsan-minsan lang sa isang taon dumating yung Pasko. So, minsan lang tayo nagbibigay ng mga gift. Pero na lang po pag birthday nila, talagang nabibigay din tayo. Pero, hindi lahat ng bata nabibigyan natin. Pag nadalang lang po yung isang beses lang po isang taon yung birthday. Kaya pag Pasko, mas kailangan po natin sulitin kasi para nga po sa mga bata yung Pasko. At sabi nga po, ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. So, give love and give on Christmas Day. Sige natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa, especially sa mga bata, sa panahon ng kapaskuhan. Kahit na simpleng candies, makapagpasaya na po sa kanila, makapagbigay na sa kanila ng ligaya na hindi mapapantayan. Kahit na po sabihin natin na candy lamang yan, yung sayang ibibigay po sa kanila, hindi po natin kayang kumbasa. Kaya, kung nag-isip pa kayo, anong bibigay niyo sa mga inaanak niyo ngayong Pasko, kayo mag-isip. Gumawa na po kayo ng candy cakes at ipamahagi kahit sa mga bata na hindi niyo inaanak, mga kapitbahay niyo dyan. O kaya naman po ay magnegosyo kayo. Pumili kayo ng maraming candy at gumawa na po kayo ng ganito. Siyempre, pa-order niyo sa mga kapitbahay. I-post niyo sa Messenger, sa FB pala, sa Instagram, o kahit saan pa mga account na meron po kayo. Pwede niyo rin pong i-vlog katulad ng ginagawa ko ngayon para po ma-share po natin sa iba. Saka hindi po sila ng sandag kaalaman. Masaya po pag nakapagbigay tayo ng kahit ano sa ating kapwa. Kasi, hindi naman po natin kailangan na maging mayaman para mag-share tayo ng blessings. Sa simpleng candy, simpleng kaalaman na ipapasa natin sa iba, nakakaroon po tayo, nakakapagbigay po tayo, nakakapagpasaya po tayo ng tao. At the same time, napapasaya po natin yung Panginoong Diyos kasi kung anong meron tayo ay sinishare natin. Sabi niya sa kanyang salita. Sabi niya nga po ay share your blessings. Huwag po natin ipagkait na may bahagi natin sa iba ang ating kaalaman. Kasi po, hindi naman din dahil sa ating Panginoong Diyos na naman po tayong malalaman kahit ano sa mundong ito, mangmang po tayo. Siya lang po yung nabigay sa atin ang karunungan sa lahat ng bagay. Kaya lagi po ang papuri sa Panginoon nating Diyos. Yung mga ganitong mga gawain guys, kahit nasabihin natin matagal, nakakalibang po siya kasi naabala ang ating mga mata at kamay sa paggawa. Same time, kakaroon po tayo ng pampalipas oras at kung katulad po nito, ininegosyo natin, magkakaroon tayo ng pagkakakitaan. Tapos kung binablog nyo pa, na-upload nyo sa YouTube, someday na dumami yung inyong subscriber at magkaroon po kayo ng maraming manunood, kikita rin po kayo. Siyempre, yun din po yung isa sa hinahangad ko kasi isa lang din po akong simpleng nanay na maraming mga anak po na pinag-aaral. Siyempre, kailangan ko magkaroon ng extra income. Siyempre, lagi po tayo sa income na
nakakalugod sa ating kapwa. Siyempre, wala tayong binabiolate na batas. Basta mais na inta, mais na nakuhay. Ating tinataguyod ay kasiyahan po tayo ng ating Panginoon. Ibigyan niya tayo ng chance lumago. Kasi po, inalay natin sa Kanya yung ating mga ginagawa. Kailangan po, lagi natin isipin na sa lahat ng bagay po na gagawin natin, dapat po para sa Panginoon. Kasi kung hindi po natin naisip na para sa Panginoon, isa na nakagawa po tayo ng mali. Wala naman po talagang perfect na tao sa mundo, pero sakali po na nakagawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, kahit kanino pa man, lagi lang po tayong hihingi ng paumanhin. At syempre, huwag na po natin ulitin. Kailangan matuto tayo sa mga pagkakamali po natin. Masakit lang po isipin na minsan, kahit wala ka pong nagagawang mali, eh, sa mata ng tao, hinusgahan ka nila na parang gumawa ka ng hindi maganda. Pero okay lang po yun dahil sabi nga mapalad yung mga inaati. Hayaan po natin ng Panginoong Diyos ang gumanti para sa atin. Kasi mas masakit daw po pag siya ang nagiganti. Huwag po nating gantihan yung ating kapwa. Panalangin po natin sila. Kung sila ay nadiduliman, sila ay nagkakaroon ng malungkot na pinagdadaanan, kung bakit nakagawa sila ng limonada sa kapwa nila, pagdasal na lang po natin sila na sana balang araw makamit nila yung liwanag. Tagpuan po nila yung daan na dapat nilang tahakin. Hindi po yung laging dilim yung kanilang pinupuntahan. Ayan, malapit na po sa sobrang kadaldal ko. Malapit na po matapos yung ilalim. At lagi po natin natandaan na kung nasa maayos po yung ating ginagawa, huwag po tayong mahiya. Mas mahiya po tayo kung umagawa po tayo ng hindi maganda. Pero kung maayos po yung ating ginagawa, huwag po nating ikakahiya. Kaya po natin silang mahiya sa atin kasi hindi po natin sila sinasaktan, hindi natin sila pinakikialaman. Mahalaga po ay nagpapatuloy tayo sa paggawa ng maayos. Siyempre, inalulugdan po ng Panginoon yung gumagawa ng mabuti. Ayun guys, tapos na po yung ating pang-ilalim. Next na po tayo dito sa susunod na layer. Ang ilalagay ko po dito ay lipstick. Ganun lang din po yung ating gagawin. Dikit-dikit pa rin po. Medyo trabaho. Tunayin ko lang po ng ganito paikot. Sunod naman po natin guys, yung dito naman po ating lalagyan na mga pinipis. So, tikit-tikit lang po ulit. Ulit-ulit lang po. Huwag lang po tayo magsasawa guys.
magdikit ng magdikit. Lagyan po natin yung ribbon ng melon. Sunod po natin muna yung ibabaw para siyempre po sunipat na ito yung ibabaw natin sa ibabaw niya. Parang hirap po ang double-sided. Try ko lang po na packing tape kung maganda po siyang dumikit. Kasi dalawa ko po yung ating lapit na po tayo ng matapos, guys. Double-sided tape pa rin yung gamit natin, guys. Maganda po pag colorful yung nabibili mong candy kasi po maganda po tignan. Sigurado po, guys, pag ito yung niregalo po ninyo, sigurado matutuwa po, guys, yung pagbibigay ng bata nito, guys, kasi una-una makulay, tapos syempre attractive talaga sa mga bata ang
kings. Dahil na po sila yung malalaki natin. Nagugustuhan po yun ng mga bata. Guys, eto na po yung ating candy cakes. Ayos na po. At syempre, sa tingin ko po ay magugustuhan talaga ito ng mga bata kasi talagang colorful po siya. So, hindi na po ako magkukosting kasi magkakaiba naman po yung presyo sa bawat lugar kung saan po tayo naroroon. Basta't lagi nyo pong tandaan na bago po kayo magpresyo sa inyong produkto, lagi po ninyong i-compute yung mga nagastos po ninyo. Maglagay din po kayo ng counting labor para po malaman ninyo magkano po ninyo ibibenta. Kasi po magkakaiba naman po tayo ng lugar at magkakaiba rin po tayo ng presyo sa bawat lugar. So, ayan po. Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa aking video. At sana po ay may natutunan kayo. At natuwa po kayo sa konting na ibahagi ko sa inyo sa video ito. Sa mga sumusuporta po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa hindi pa po nakakapag-subscribe. Please subscribe na po sa aking YouTube channel and don't forget to like and comment down below po. And share na rin po para po magkaroon din po ng kaalaman ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kakilala at iba pang nagnanais na magkaroon ng mga munting pagkakakitaan. Maraming salamat po muli at huwag nyo na rin pong kalilimutan na pindutin ang bell button para po updated po kayo sa mga susunod pang video. Hanggang dito na lang po at God bless us all. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat po.